tumulong sa iyo nung ikaw ay nangailangan sa kanila o nung in-invite mo sila tapos ayaw nila, binalikan mo ba sila nung ikaw ay kumita na talaga doon dito sa Crowd One? Oo, marami naman din ako naging kaibigan na unang pa lang na naniwala naman talaga sa akin at sobrang naging successful din sila dito. Isa sila sa mga nabaon din sa utang and may mga pangarap din sila sa buhay. Nagiging kumbaga kung yung mga taong yun nagtiwala sa akin, sobrang successful din po yung mga taong yun. And kung sino man yung mga naging kumbaga negative at the time, yes po, meron din pong ganun. But then, so far naman talaga yung mga taong yun na kumbaga tumulong sa akin, nag-trust sa akin, sila po yung mga sumabay sa akin. And during pandemic din po, kahit papano, kahit na ano, diba, nakashare tayo kahit papano sa mga kamag-anak, kababayan, so maliit malaki man, na-shirt na ka-extend tayo ng help kasi yun naman yung purpose natin, is not about ourselves, it's also about helping people, helping other people na who needs help. Yun. Okay, thank you. Mayroon pa kaming isang katanungan mamaya, ma'am, isang malupit na katanungan bago natin yan itanong. I-remind muna natin ang lahat ng ating mga viewers dito sa Facebook Live natin. Yung mga hindi pa member ng ating Crowd One, mag-message lang kayo dyan or mag-comment. At sa mga affiliate naman na talagang nandito ngayon at sumusubaybay palagi, nakasubaybay sa live ni Ma'am Rose Bato Malaki sa Crowd One, kilalang-kilala natin si Ma'am Rose. Alam natin kahit sa mga Zoom webinar, nandyan yan siya. Hindi po siya nagbago noong siya ay nandyan pa sa mga step to, no? Hindi po sa masyado ganito na ang kinikita dito sa Crowd One. Walang pagbabago po ang ginagawa niya. At siyempre, kahit saan na mga live na yan, kung yung ibang yung mga alam talaga nila si Ma'am Rose, hindi yan tumatanggi kung in-invite natin kahit busy-busy yan. Bigyan talaga tayo niya ng panahon kasi po parang nakakommit na may commitment sa dito sa business na ito, no? Kaya dito ngayon sa ating live, kahit kunti man tayo, marami man, pero ang ating live po ay naka-record yan, kahit balik-balikan natin, panoorin naman niyo, pwedeng-pwede yan, wala pong bayad yan, libre yan. At sa kung mayroon kayong mga katanungan, mag-message lang kayo sa akin, pwede ko kayong i-one-on-one coaching or turuan ko kayo parte sa business, o kung hindi pa kayo nakapasok, pwede kayong tulungan namin. Ito po ang pinakamatindi. Nandito po kami, hindi po para kayo ay pagkapirahan o pagkikitaan kayo ng pera, no? Nandito po kami para tulungan kayo. Magtulungan tayong lahat dito sa business na ito. Ito po ay ating gagawin, trabahuin natin. Isipin natin na mangga po ang ating tinatanim, hindi po munggo, mangga po. Okay, ito yung bago natin tapusin, mayroon kaming isang tanong, ma'am. Ito yung huling tanong, sana sagutin mo ng magandang sagot. Yung na-reach mo na yung level na Director 3 dito sa Crowd One, siyempre hindi na natin pwedeng sabihin na kunti lang talaga kinikita natin kasi milyon ang pinag-usapan dyan basta Director 3. Alam natin, no, yung mga crowders dyan, yung mga affiliate, yung hindi nakaalam, yung lang, yung mga hindi pa member siguro. Ano bang mga napundar natin, ma'am, nung ikaw ay nakakumita talaga dito sa Crowd One, itong Director 3 ka na? Marami ka bang napundar o natulungan na ipagpundar mo sa mga relatives mo? Pwede mo nga kahit konti lang ay sabi mo sa amin para mapakinggan ng iba, para malagay sa isip nila sila po ay mag-Crowd One na din. During pandemic po, nag-open po ako ng dalawang salon. Isa yan sa mga naging bunga ng pinaghirapan ko dito. And actually, ayoko sana mag-open ng salon, but then
Yung isang salon kasi kung saan ako nagpapasalon for how many years, 10 years, and yung mga kakilala ko doon, mga friends ko doon na nawala ng trabaho, 'di ba? Kasi syempre nag-lockdown. And even though nag-lockdown, sinara na talaga yung salon, hindi na rin kinaya. So naisip ko na lang na kunin yung place para nga din yung mga tao may trabaho din. And kung tutusin, 'di ba, very challenging kasi pandemic. Sabi ko, sige, grinab ko po yung opportunity na yon para lang kahit papaano. Hindi lang ito, imaginein mo, wala namang income for almost 2 years. Wala talaga, as in negative. So, yun po, dalawang salon and spa. Ano pa ba? Bills payment. Yun, nabayaran ko yung utang ko kasi number one, yung utang, di ba? Kasi yun naman talaga yung bakit ko ginagawa si Crowd One, because baon ako sa utang. And syempre na, kahit papaano, marami din tayo ng mga tao na tutulungan dito. Yun, so syempre we travel all over the Philippines to help people, even abroad, to help other people, OFW. So yun naman yung goal natin eh. So thankful ako, I get a chance to meet those people and help them to share this opportunity. Okay, ayan, kung basihan natin ang mga sagot ni Ma'am Rose, talagang malaking tulong po ang pagpasok na sa Crowd One na inabot niya dito, no? Lahat ng mga friends, relatives, and yung mga kalapit niya, no, sa kanyang buhay, siguro hindi masabi na hindi nakinabang sa nang dahil dito sa Crowd One na business na ito. Kaya sa mga sinishare ni Ma'am Rose sa atin ngayon, sana po ay ating aralin at huwag na tayong patumpik-tumpik siguro na pasukin ang ating business. Yun lang ang handa kami tutulong sa inyo lahat. Nandito yung ating programa. Every MWF tayo, mayroon tayo dito. Mayroon din tayong mga Zoom. Ayan, para masubaybayan talaga natin ang ating mga top earners dito sa Crowd One. Isa na yan ang ating in-interview ngayon. Lahat po dito sa ating programa ay ang interviewin natin mga successful sa buhay, sa business na ito. From lahat mga president, darating tayo dyan kasi tatlong beses tayo sa isang linggo. At saka, before tayo mag interview, siyempre mayroon tayong short presentation, no? Yung mga unique recording presentation lang tayo para past ng ating mga ginagawa sa ating program, yung mga update rin sa company. But anyway, Ma'am Rose, maraming salamat talaga sa kahit nalit na yung kunti, hinanapan mo talagang paraan na makapasok dito sa ating naka-schedule na interview ngayon. Live na live kasi tayo. Kasi maraming naghihintay, no? Maraming nag-aabang. Kaya pasalamatan din natin lahat. Siyempre ating Panginoon at sa ating mga technical na solve natin lahat. No, Ma'am Rose, bago natin tapusin, pwede ka muna magbitiw ng isang last anong gusto mong sabihin para sa lahat, Ma'am, bago natin i-close ang interview. Okay. So siguro ano na lang, at I want to thank everyone na nandito, and Sir Edgar sa ulit sa pag-invite mo sa akin dito. Siguro sa mga nanonood or sa mga members din, nakita nyo naman sobrang ganda ng company, and although minsan may mga challenges, but then nakita mo naman na ang dami po naging successful dito. Marami pong talagang kumita talaga at maraming natutulungan na tao. And hindi man siya madali, kumbaga, kasi when it comes to technology, hindi naman lahat ng tao talaga techie, katulad ko. And pero kapag nakita mo ito at willing ka talaga makuha yung pangarap mo, aralin mo lang yung sistema. Magpaturo ka lang sa mga taong marunong, magagaling dito. Maraming tao na selfless magturo sa inyo. And lapitan nyo lang sila, magpa-coach po kayo.
As in, talagang seryosohin nyo, trabahoin nyo to ng seryoso, na walang halong sobrang, alam mo yon, kasi marami ditong pumasok, akala nila madali. And, kumbaga, nagre-reklamo agad. So, you have to put up an effort, do the focus on hard work, and seryosohin nyo yung commitment nyo na gusto nyong may makuha kayo dito, may marating ka dito, posible. Posible lahat po. Kung nagawa ko po, nagawa ng ibang mga tao na naging successful dito, and magagawa mo rin. Kayang-kaya po. Basta, ano ka lang, you have to focus and stay positive sa mga, kung ano man yung mga negative side, don't focus on it. Diba? So, it's normal kahit saan kang company, kahit anumang business or trabaho mo. Okay? And always pray kasi yun naman lahat ng wisdom natin nang gagaling po sa taas. Yun yung importante. Kung without the guidance ng sa taas natin, wala po tayong magagawa. Hindi tayo makarating sa posisyon na gusto natin. Okay? Lahat ito, it's all temporary, but at least ibibless ka ni Lord. Kumbaga sa ano, ito yung ano, basta you have to give 100% effort and help people na nagtiwala sa inyo. Okay? Ayan po, Sir Edgar. Thank you so much. Ayan, ma'am. Ulitin natin, ha. Maraming talaga salamat, ma'am, sa pagpunta mo dito. Ha. Hindi ito ibig sabihin na na-interview ka na namin, ma'am. Ito po ay tapos na. Sa mga sumusunod na araw, lahat na magbago ang takbo. Siyempre, director trainer tayo ngayon pagdating natin sa president o tatawagin ka naman namin ulit. Sana hindi mo kami, sana pagbigyan mo rin kami, no, ma'am, pagdating ng panahon. Okay, ma'am, ulitin ko, maraming salamat, ma'am, at good night. Thank you sa inyong pagpunta dito. Maraming salamat po. Okay, ayan po ang ating Ma'am Rose Bato Malaki, isang director 3 dito sa Crowd 1. Nakapanayam natin ngayong gabi, siyempre. Ayan po, maliwanag po ang lahat ng mga sinasabi niya. Ang business na ito ay hindi po madali. Kailangan lang nating aralin kung tayo ay papasok dito, no? Kasi marami talagang mapakinggan nila, milyon ang kinikita. Pasok ka agad na wala, hindi pa nila inaalam kung ano talaga ang mayroon dito. Trabahuin ba natin? Kasi remind natin kasi ang business po ay business po, hindi ito investment, no? Nahintayin lang natin. Okay, sa lahat ng mga viewers ngayon dito sa ating live, maraming salamat po. At ang ating programa po ay MWF every 8 PM ng gabi. Sa Pilipinas at time. Lahat po tayo ay welcome dito. Okay, at maraming salamat sa lahat. Siyempre, kung saan man kayong sulok ng mundo ngayon, mag-ingat po tayong lahat. Gampanan po natin ang ating mga trabaho at ang ating negosyo sa araw-araw. Okay, once again, thank you very much. This is your host again this evening, Master Crowd. Yan, good evening. Have a nice evening. Thank you very much. Thank you.